Gilid mo, gilid mo. Gilid mo. Sir, saan ang tungo mo? May yosi ka pa, oh. Sir, saan ang tungo ba? Sa pilil, nakakumpay yung anak ko. Patayin mo na yung yosi mo. Ha? Bawal yan, eh. May lisensya ka ba? Pero, sir. Huwag mag-yosi kapag ka nasa, ano, ha? Public utility vehicle yung gamit mo, eh. Alam mo ba naman yan na yan? Oo. Huwag na't ugalin yun, ha? Opo, sir. Ugalin mo. Saan ang tungo natin, sir? Ano po? Namamasada ba kayo? Hindi po. Kinuha ko lang po itong mga kamangkin ko sa papatok po. Sige na, diretso na po. Hoy! Gilid mo, gilid mo. Gilid mo! At sa kabila nga ng ating pagsaway sa kanila ay hindi sila huminto, kung kaya ito ay ating agad sinundan upang alamin natin kung ano ba yung nangyayari. At sa puntuang ito ay naabutan natin yung huling tumatakbo ng motorsiklo, kung kaya ito ay ating tinanong. Ha? Nasaan na? Nandun na po eh. Tapos na po eh. Saan ang punta? Pupunta may kapila. At dito nga ay nalaman natin na kaya pala niya hinahabol yung isang motorsiklo ay ninakaw daw yung motorsiklo na yon sa kanyang tropa. Saan lumusot? Kilala mo yon? Kilala mo? Pupunta ka rito, sama ka sa akin. Ma'am, may hinahabol ako. Ninakaw daw yung motor, ma'am. Sige, eto. Ninakaw daw yung motor ng tropa niya. Ninakaw niya, ninakaw yung motor ng tropa niya. Hinahabol niya kanina. Yung dalang motor, yun yung ninakaw. Itim ano? Matakot. Ay, siya ang huling nakita ko na hinahabol ko tuloy. Okay nga, pagtama nga, sunsunin natin. Nakaangkas. Ay, yun pe? Oo. Sige nga, putar mo kung saan mo pe, pwedeng ano yun. At matapos nga ang aming pag-iikot at pagtatanong-tanong dito sa mga tao dito sa lugar na to, ay natuntun din namin yung kinaroroonan nung ninakaw ng motor at ito ay inabandon na na. Yan yun? Pe, to. Sino may dala? Nasa yung lalaki? Kanina lang, kakahabol lang namin yan, sir. Hindi niya napansin. Okay, may daan din sa kabila. At dahil nga sa hindi tayo pamilyar sa lugar na ito, kung kaya nagtanong-tanong tayo sa mga nakatira rito, at maraming salamat din naman sa kanilang kooperasyon at na-recover natin yung motorsiklo na ninakaw. Pero hindi dito natapos kasi sinubukan namin na puntahan yung kinaroroonan at may nakapagsabi na dito raw tumakbo yung lalaki na may drive ng motorsiklo, kung kaya naman pinasok din namin itong daan na to kahit medyo mahirap at masikip yung daan. At dahil nga sa hindi kami pamilyar sa daan, kaya hindi namin alam yung pasikot-sikot dito, kaya hindi rin namin sila nasundan.
Kung kaya naman nakipag-coordinate na lamang kami sa Municipal Police Station dito at ibinigay namin yung detalye at yung mga identification mga taong hinahabol namin upang sila yung maghanap. Kaya po ang panawagan namin sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa ganitong uri ng modus ng carnapping o motor napping.